Yan, good morning. So, medyo nakakatamad mag-repair pero kailangan mag-repair. Nakatamad ako. Yan, so magre-repair tayo ngayon. Ah, nakakatamad mag... Oh, to, talagang tinatamad ako mag-repair pero... So yan, magre-repair tayo ngayon. 15 minutes na to. Oh, 15 minutes. Okay. So may nire-repair ako guys. Share ko sa inyo. So hindi ko to binidyuhan eh. Akala ko wala nang pag-asa. Kahit ako medyo tinatamad. Repairin. Sinubukan natin siyang i-repair guys. Ito pakita ko sa inyo. Mari siya oh. Ito guys. Ayan, i-repair natin. So, attack siya guys. Ano yan? Burn. 4 layer guys. 4 layer ang damage. Actually, hindi ko siya binidyuhan kasi nga. Akala ko wala ng pag-asa. Kasi ano siya eh, fully shorted yung kanyang 12 volts. Fully shorted. So, hanggang 4 layer sa likod. Kuha tayo ng spare. Para makita ko sa inyo. Ayan. So, hindi ko binidyuhan eh. Natamad nga ako mag-repair eh. Bago ko nga siya natapos yan. Tagal. Sinatamad ako. Ayan. Ito siya guys. Yan ito. Yan dito ang burn niya. Sa may MOSFET na yan. 12 volts. Full shortage siya guys. Kahit tanggal na yung mga piyesa, lahat ng piyesa, full shortage siya. So, butas, sunog pala yung PCB niya. First, second, third. So, sunog siya guys. Yan. So, tinira natin siya. Dinarail bit ko lang siya kanina. Hanggang sa nawala yung shorted. Wala tayo guys, schematic. No schematic about this GPU. Ngayon, na-drill bit ko na. Nawala na yung shorted. Namang problema ako ngayon. Paano ko siya mapapagana. Wala nga schematic eh. Kasi yung line nasa ilalim. Butas na eh. So, hindi ko naman alam yung mga connection. So, ang ginawa ko, nag-isip ako. Sabi ko, pachamba. Subok, pachamba. So, tinignan ko tong mga donor ko dito. Yung labas lang ha. Outer lang guys. So, mayroong ano, hindi ko alam kung ano nakawalang connections. Actually, tatlong lines lang yung wala. Pero ang tinamaan, maraming lines. Yung 11 volts, primary na yung 11 volts kasi shortage siya. Tatlong connection na primary volts na nakabutas na may hole papunta sa kabila ng unit. Kasi andito yung ano eh. Andito yung 11 volts natin. Ito, shorted lahat yan. Tapos yung... Siyempre, hindi tayo nasa kabila. Lampas siya, may butas. May hole siya eh. Dalawang hole, yung 11 volts. At saka isang hole para sa 3.3 volts. Hindi ko, yung 3.3 volts, dito yata siya sa MOSFET na to. Itong transistor na to. Kasi ito, dito, papunta dito yung 11 eh. Tapos yung 3.3, papunta rin. Kasi may resistor dito, galing dito sa maliit na piyasa na to. So, galing dito, meron dyang line. Ayan. So, butas yan. Laki ng butas yan. Sunog. Sunog talaga yung PCB. Ayan. Pero, ngayon, stress test ko siya. Tapos, may pinalitan ako na tatlong capacitor. Nilagyan ko. Yung guys, yung capacitor ay wala na. So, ginawa ko na lang. Kumuha na lang ako dito ng, kasi, ano siya eh. Dalawang maliit na capacitor, saka, dalawang malaking capacitor. So, ang ginawa ko na lang diyan, guys, ay dalawang big capacitor. Yun. Para sa 11 volts. Yan. Tapos, sa 12 volts, 11 volts, 12 volts. Yan. Tapos, yung maliit na capacitor, yun yung nilagay kong connection para dun sa, hindi ko alam para sa inyong isa eh. Hindi ko na tinesser yung maliit na capacitor na isa. Pero, nakabukod siya, ang dulo niya is 11 volts pa rin. Pero mayroon siyang tagus na butas sa ilalim. Na bagong butas. Ayan. So, ayan guys. Tini-stress test ko siya. Ayan. Kasalang siya for stress test. Ayan. Si Sir Yusuf may ari daw. So, ayan guys. Ang screen niya. Ay, nasa na ba? Bench. Okay, ayaw na naman gumana ng aking bench. Saglit lang guys. So, okay, sharing lang ito guys. Sharing lang. Yan.
Activate, deactivate. Yan. So, 2 gig lang siya guys. Akala ko mga 4 gig eh. Natatamad ako repairin siya kanina kasi sa full shorted ngayon. Natanggal ko na yung pyesa, full shorted pa rin. Nag-eject ako guys. Full shorted siya. Ngayon pa nag-eject ng voltage. So, wala siyang tinuturong specify na shorted na mga pyesa. Talagang sa PCB. PCB, yan. Yan yung kanyang problem. Laki ng butas guys, laki. Lagyan ko na lang ng ano. Ang napapanood ko dati kay ano, Tech Cemetery, nag, ah, hindi, kay ano, Vitatech yata yun. So, na, hindi kay Tech Cemetery yata yun, o kay Tech Cemetery, hindi ko lang alam, o kay Vitatech. So, napanood ko, nagdi-drill siya. So, ganun. Ha? Northridge, hindi, iba pa yung kay Northridge Fix. Ayan. So, yung nakita ko dati, yung kay Vitatech yata yun. Ayan. Galing niya mag-drill. So, ayan. Yung drill bit ko guys, ang pangit. Pero okay lang. Kuha ko guys yung butas. So, wala masyadong maraming, ang kagandahan lang nito, wala masyadong maraming hole doon sa pinag-drilla natin. Kaya nabuhay siya. Yan siya, working, gumagana, maayos. Yan, videoan mo na son. Okay na, send sa customer. Okay na siya. So, stress test, 21 minutes. So, okay na siya guys, working fine. 2GB lang pala siya. Ngayon ko lang napansin. Kala ko 4GB. And at least success yung repair. So, sunog na daw eh. Sabi nung may-ari eh. Ito siya guys oh. Saan na ba may-ari nito? Ito siya. Pakita natin yung mga sunog na ano. Ayan. So, screen. Share screen natin. Ayan guys. So, ito siya guys. Ayan oh. Sabi, butas na daw. Kasi ginalaw na rin siya guys eh. Sinubukan na rin tanggalin yung mga piyesa pero hindi nag... Hindi ko alam kung technician ito guys. Kasi ang address niya. So hindi ko alam kung ito yung nasa ibang bansa na nagpadala sa akin ng unit. Kasi meron tayong customer nasa ibang bansa. Hindi ko alam kung siya. Kung ito yon. Ayun. So ayan ang address kasi niya guys eh. Si sir. Yan. Yan. Dito ang ano, problem. So far, okay naman siya. Okay na it's working. So, sulat natin. Pinalit ang pyesa. Sulat ko na lang. Ito guys, ay sharing lang. Sharing idea from the start. Nag-start ako ng repair. I-share ko lang sa inyo para... So, SOTAC. 1050 Ti. Ay, hindi. Puro ano, 2GB lang pala. 2GB. So, ano to eh. Ang damage niya ay 4 pieces. Capacitor. Pero ginawa ko na yung tatlo. Ginawa ko na lang dalawa. Big naman. Big naman yung capacitor. Para hindi siya masira. Ayan. SIMD resistor. Transferring heat to ground. Kasi to ground siya yung SIMD capacitor. Yan, yun lang yung problem niya. Tapos, hole. Hole, tapos nag-line tayo. Ang layo ng line nito, guys, mahaba yung linya. Tapos, line. Yan, nag-line tayo dyan. So, yun lang yung ginawa. Pero matagal siya, guys. Almost 4 hours. Bago ko siya natagpuan yung, natanggal yung shorted. Talagang ano, lalim, lalim nung butas. Parang ano eh. Para nagmamining. Ayan. So, ano ito? Ang pinakaming topic natin ay ito. May re-repair tayo. So, this is a video card. So, ito ay nasa Antipolo pa kami. Ngayon, nandito na kami sa Taguig. So, nga ngayon lang niya pinadala. Matagal na yung chatting namin. Pero nag-ano pa siya. So, yan. Sa Antipolo City pa ito. Matagal ko na itong kachat eh. Si Andrew. Pangalan. Hello sir, good evening. Sir Sakor. This is your card. No? Hindi ko alam ko ng problema niya. Repair. As you can see, it's good. It's pero ano siya, may kulay green. Ayan. So, specs siya natin. Microscope. Check
galing na rin sa repair. Meron siyang ano. Ayan, no. Hinang. Pero hindi maganda yung pagkakahinang niya. So, parang ano. Hinang ng hindi marunong. Okay, hindi ko alam kung anong nangyari dito. So, may seal pa siya. Kalawangin na lang siya, guys. So, hindi ko lang siya matest kasi gamit yung ating ano. Saka, basag guys, basag. Eto. Basag yung kanya tornilyo, ano. Yan. Basag. So, basag siya. Basag yung ano, tornilyo ka na isa. Kalawangin na pati siya. Yan, kalawang. So, hindi ko muna yan iti-test. So, matik si Raito guys, kaya pinadala sa atin. So, kailangan ko lang tingnan yung loop kasi nakita ko parang madumi. Madumi. Oh, English yun ah. Stop mo na sa yung ano, stress test. So, this is 11 minutes bago mag-start. So, nag-sharing tayo. Share ko lang yung isa na yung GPU na yun. Hindi ko kasi na-videoan yun. Natamad kasi ako mag-repair this day. Hindi ko alam kung bakit ako tinatamad. Basta tinatamad ako eh. Para mabigat ang katawan. Nakakatamad. Pero kailangan mag-proceed. So, kahit papano naman ay may na-repair tayo this day na 3 pieces. 3 pieces. Yan. Dati nga, nare-repair ko nung ako lang mag-isa eh, dalawa. So, may kasama kasi ako. At least may 3 pieces na. Okay na yung isa. It's working. So, ito yung medyo madumi siya guys, kaya hindi ko siya stress test, tinetesting. Kasi, kung mapapansin nyo, yeah, so, maano siya, madumi yung, parang ano siya, may inanuhan ng flux before. Hindi ko lang alam kung flux, pero may ano siya eh. Yung dumi niya, talagang masisira talaga siya. Hindi siya pwedeng testingin. Yan guys, kung makikita nyo sa microscope, eh, talaga parang basa. Basa siya eh. Kaya hindi ako basta-basta nagtitest ng ano. Sabi kasi ng mga nagko-comment sa atin, itest daw, gusto itest daw muna. So hindi kasi ako ganun, ganun mag-process. Kailangan ko muna ma-physical inspection. Kasi napakahirap guys na masunog, masunugan, putukan. Kasi na-experience ko na kasi yun eh. Experience ko na yung mga ganong issue eh. Ayan, no? May langis siya, guys. So, ang ano nito, kailangan siyang linisin. Kasi may langis siya. Siguro ba ito malapit sa lutuan o nagbe-vape? Nagbe-vape ang mayari. Big. So, marami siyang ano. Ayan. So, kailangan siyang linisin. So, papalinis ko lang muna ito. English na. Okay, English nyo na. Natutunan niya, panood mo ng YouTube. Yan, ang daming ano, dumi. Foreigner ba yan? Foreigner ang ating customer. Maano to, may ano, malagkit ang ano. Parang tabi ng lutuan ng pinag-anohan nito. Delikado nito yung bira mo. Mayroong dumi yung bira. Iba yung lagkit nito eh.
Nakakasunog to ng ano. Pahingayin mo na. Stress test na eh. Nag-aapoy-apoy na yung GPU dyo eh. Yung kay Manalasan, dali, nangyayari doon. Sir Harold? Oo. Hindi ko lang alam. So, linisin lang natin to guys kasi ano siya? May ano yung mga biram nyo. So, baka ano na rin ang ano nito, biram. Parang na-rebull na to guys, na-rebull na. Mababa yung biram eh. So kung ito yung na-rebull at tapos inilagay lang. So mag-suffer tayo dito. Yan o, hindi na siya magka-hide. Ah, talagang taklob na ito guys ng ano. Para itong salutuan, yung langis niya. Ganun ang problema, taklob siya. Kung ito'y sinaksak ng may-ari, ay di mga possible sira na. May oily na siya eh. Parang mababa na yung kanyang dalawang bira. Marami siyang oily. Oily-oily siya. Yan, so palinis ko lang to so guys. Stop ko muna yung video. So ma-match. Show ko sa inyo later. Pero wala naman siyang shorted. So makita ko sa inyo. Ayan, diode mode. So, red. Red probe on the ground. So, 12 volts. So, this is not shorted. And 3 volts. Not shorted. So, ating BRM. So, not shorted. So, wala siya guys, shorted ah. Yung kanyang gates para sa 12 volts. Main power rail, not shorted. So, 1.8 volts. Not shorted. Okay, so check naman natin yung 1.8 volts. Over there. Okay, over here, over there. So, not shorted. So, ating BIOS firmware. Pin 1 and BCC. Okay, not shorted. So, 1.8 volts. Of course, not shorted. Kasi itong coil na yan. Ating VRAM sa memory. Okay, kailangan siyang linisin. Okay? Wala naman shorted. Huwag lang sanang ano niya. Huwag lang sanang siraan chip. Okay? Linis ko muna. Okay, resume tayo. So, nalinis na. So, nakita ko dito, may mga plaques na yung VRAM. So, possible ay inano na to. Tawag dito. May reflow na. So, yun yung nagkukus ng pagkadumi, kumapit yung dumi. Yung biram niya sa baba. Yan. So, mapansin nyo, may plaques siya. Para mo din sa kabila, malinis. Yan. Puro plaques. Malibot yan. Itong isa ganun din yung nasa baba. Ito. Yan o. Dami yung plaques. So, plaques na yan. Wala na tayong magagaya na. At least natanggal ko masyado yung dumi. Nang nilinis, natanggal na siya. Medyo, ano na siya? Medyo nagkuminhawa-ginhawa. So, yun ang naging cause niya. Siguro nireflow siya before. Kaya ganun. So, retouch lang natin yung ano dito sa likod. Retouch natin yung kanyang yung ni-repair. Hindi ko alam kung sino nag-repair nun. So, baka siya kaya walang display. Kasi yung nakalagay dito ay no display.
Ito siya. Hindi maayos yung hinang. Parang hinang ng ano. Hinang ng hindi marunong. So, ayusin natin siya. Kasi ito ay first first data lines. So, kailangan ay maayos. Laging maayos dapat. Yan kailangan natin. Check natin baka matanggal. Okay. Wala. So, hinihinang din siya, oh. So, hindi siguro ginamitan ng flux, kaya hindi maganda pagkakahinang. Okay? Linisin natin. Kot-kotin lang natin to kasi mayroon ako nakitang dumi. No liquid damage siguro to before. Mag-open ka na sa nang isa pa. Open mo na yung sumunod din, no? Ito yung may ano, madumi. Biram na ito dalawa. Nalinis na natin yan. Kasi dapat, pag nag-ano ka, nag-apply ng flux, dapat talaga lilinisin. Kasi pag hindi ka nag-cleaning, yun yung kakapitan ng gabok, yung flux. Kasi pag umiinit ang GPU, natutunaw yung flux. Yan, kaya dapat lilinisin nyo kapag kayo nag-apply ng flux. Yung iba kasi hindi na naglilinis eh. Tinatamad na eh. Basta gumagana na, okay na eh. Ganun kasi yung nagiging ano eh. Habit. So, hindi magandang habit yon. The best nyan is after repair, cleaning. So, yun talaga. Lagi kong ginagawa yun. Kaya mabansin nyo, dami kong lacquer flue na pang cleaning. Lagi tayong umu-order ng lacquer flue. Linisin lang natin yung likod. Medyo hindi ako nagagandahan eh. Gusto ko ay pulido. Pulido ang ating repair. Gusto ko ay makintab. Nananalamin. So, hindi siya ano eh.
Hindi siya makintab. Tsaga-tsaga lang. Okay na. Makintab na. Kailangan natin alisin yung mga plaques. Yan, nagre-reflow ito eh, nireflow. Hindi ko alam bakit siya nireflow, guys. Dapat ay nag-reflow man yung alam dapat paanong last nagagawin kasi nireflow yung mga VRAM eh, wala siguro ng display kaya nireflow, so hindi pa rin naman siguro na pagana kasi nakarating pa rin sa atin. Okay na. Satisfy na. Marami siyang kalawang. Siguro na-stuck na to. Okay. Testingin natin. Kung ano ba ang naging problem. Wala naman natanggal. So, tingnan natin kung umiinit. Okay. This is no display. So check natin yung ano ng ating customer. So bilang natin, share ko sa inyo. So number 369. Okay. Malagay dito ay hello, how much price ng GPU 1050 Ti? Problema nito, yung nabiglang namamatay, monitor ko. Then, pangalawa, di nagdi-display. Okay, share natin. Okay. Saan na yun? Screen. Ayan, guys. So, ang sabi dito, price ng 1050 Ti. Problema nito, bigla namamatay ang monitor. So, sa unang tanong, biglang namamatay, ibig sabihin, pag wala talagang display, magpa-power saving ang monitor, mamamatay. So, pangalawa, di nagdi-display tapos ngayon di ko na magamit kasi di umiikot ang pan. Okay, hindi daw umiikot yung pan. So, yun yung problema. So, ayan. So, go for the next. So, ang ano nito guys, madumi. Dahil may mga plaques, hinapitan yung plaques. Yun. So, yun yung nakita natin problema. Then, yung kanyang first data lines may mga capacitor, so hindi maayos yung hinang, possible kaya walang display, mga ganyan yan eh. So tapos sa sabi hindi daw naikot ang pan, so tapos may naputol pa yung ano, hindi ko alam ba naputol eh. So hindi daw naikot yung pan, so lagyan natin ng pan, tingnan natin kung bakit hindi naikot ang pan. Okay, ganito nakita ng lahat. Tingnan natin, baka naman sira ang pan. Kaya hindi naikot ang pan. So, no display, hindi naikot ang pan. So, wala muna tayong display. So, power on natin agad. Power on muna natin. So, huwag na muna natin lagyan ng ano, para hindi saksak bunot ng ano. Ayan, may ikot na guys ang pan. So, pan is spinning. So, chip ba? Umiinit pa ang chip? Okay. Chip is warm. Okay. Go, oh yun, umiinit siya. So, check natin kung may display. Oh, saka natin saksak 'to. Nag-ganon siya, guys, nag-warm na siya. So, possible mga ganun lang 'yun eh.
yung problem, madumi, ganyan. Not connected yung kanyang first. Yung dito yung walang display. Ito pag wala yung capacitor na yan, hindi connected, hindi naka-connected, talaga walang display. Try nyo yan guys, first ano yan eh. First pin data line yan eh. Pag wala yan, walang display. So yung pan hindi naikot, pag yung pan hindi naikot, shorted yung nandito capacitor. Meron yan dito eh. Pag dead siya, either shorted to or sira yung GPU chip. So ngayon, umiinit naman yung GPU chip natin. So, ibig sabihin may 1.8 volts yan. Pag umiinit. So, tingnan natin bago na tayo mag, ano, tingnan mo natin baka may display na para hindi na tayo magsundot ng tester. Okay? So, ready lang natin ang ating, so, display. Okay. At parang nakalag na naman. So, lagi na lang naglalag itong ano, deactivate, then activate. Ayan. So, lagi na lang naglalag yung ating ano, ating camera. Okay. So, ano ba tayo? Okay. Power on natin siya. So, power on. Tapos, abang natin sa, ayan, nag-on na siya. Okay. Minute ba? Hindi masyado. Ayan. Nag-warm na. Okay. Check natin kung may display. So, ayan. May display, guys. Ayan. May display siya. Yun, meron. So, possible, yun lang naging problema. So, off na natin at masyadong umiinit. Yan, so, possible lang natin. Okay. Son, okay na to, son? Sino? Beltran, nayaman na. Oh, ano? So, may display na tayo. Ako na mag-assemble. So, kailangan natin itong ilagay. Heat sink para matesting. Lihain mo nga ito, son. Kung meron dyan pamalit. Kalawangin na kasi. Tingin ka dyan, baka meron. Kalawangin na yun. Palitan na natin yun. Natambak na yata yan. Pares yan? Oh, dun sa pag-ry. Dami tinapon. Ayan, so, nasaan yung ano nito? Wala na ba nakalagay ito dito? So, wala siyang nakalagay dito. So, lalagyan na lang natin. For free. Guide dito. Guide lang sa para dito mabingi. Hindi, nakakatulong yan. Eh, sa ilalim, ay okay lang. Walang problema. So, guide kasi yan sa heatsink at GPU chip. Kapag wala yan at nagtabingi, matik magkakrack yung ating sa labas ng gilid ng ano, GPU chip. Pag nagkrack, pwede masisira yung ating GPU chip. Kaya guide yan, mahalaga yan. Pwede rin naman wala, basta marunong ang nagkakabit. Kailangan kasi yan para in case na mag-DIY, ay di sa ayos ang lahat. So, ice, Cooler Master Ice Fusion, 200 gram. Okay. Pwede nalaglag. Nagay na natin. Ito, kalawangin na to. Pabayaan na yata ito ng may-ari. Tambak. Ngayon, natambak dahil walang display. So, ngayon, may display na. Ayan. So, mayroon naman tayong protection na ano, itong red para sa kalawang. So,
So, medyo lustrid na rin yung tornilyo, pero pwede pa yung pagtyagaan. Bakit? Bakit ganon? Palitan ba? Parang anong tornilyo na ito? Masira na. Okay, hindi naman tagilid. So, check natin. Okay, tabi nga ito. Tabi nga. Kailangan ay nasa ayos. Okay, laging ganun. I-check. Makikita nyo naman dito eh. Kasi may ano yun dyan. Kung umawang, kagaya nun, tabi nga. Kung nilagay natin, hindi tabi nga na siya. Oh, di ba? Ito, angat pa tong kabila. So, itong isa hindi nalapat. Palitan natin. Palitan natin ito isa. Tingin nga dyan, ano? Pangit itong isa eh. Tabingi. Wala. Tabingi siya guys, kaya palitan natin. Okay na. Okay na. Ay, bakit ko nilagay doon? Ito nga pala yun. Okay, counting speed. Speed. Okay, ayos. Okay, sira ito. Bagay, okay lang naman kahit hindi nakakapit yung isa. So, walang problema yan. May tornilyo pa naman na tatlo. So, hindi na natin yung papalitan kasi mabayad pa si customer. For pan repairing or replacement. So, ang maganda dyan ay umiikot yung pan. Okay na yan. Okay. Hindi naman maalog-alog.
Usalang na natin. Hindi ba shorted yan? Okay, try mo. Meron naman ganyan pang slim PC yan eh. Wala, no display. No display siya. No display talaga. Okay na. Okay na yan. Walang display. Set. Ito. Kailangan itong may process na. For testing na to. Okay. For testing. Ouch. So, power on. Okay, pan spinning. So, let's check kung may display. So, may display siya. As you can see, may display. Okay. So, we have a display. Okay. Nah, parang ano na naman. Naghang na naman yung ano. Activate. Lagi siya nag-ano. Okay. Diba? Okay, active. So, power off. So, lagyan natin ng hard disk. Okay, power on. Power on. Lagi nag-po-problema. Nagkaka-problema tong ano. Camera na to. And guys, for waiting na lang. So, tingnan na lang natin kung ano magiging ano niyan. Kung magiging ba siyang okay. Okay. So, may display siya, guys. Booting sa OS. Naghang na, ano na naman itong ano. Problema itong ano. Camera natin. Magkaroon ng problema ang camera. So, wait lang guys ha. So, pasensya na sa ating camera. So, on and off. Yan. Oh. Hindi na naman nag-ano. Ang problema na ito. Ay. Sakit sa bangs. Okay. Okay, not detected. May error. Check natin yung error. Oops. Atak. Dali. Ah, nagtitikang driver. So, nagtitik yung kanyang display. So, meron ba? Active ba? Wala na naman. So, ay talaga itong ano na ito. Okay guys, update ko kayo later. So, stress test ko lang. So, pahid yung may pahid yung aking camera.
Hindi ko alam mo. Anong problem? Ano ba ito? Okay, update ko kayo later. Stress test lang. Ayan, continuation sa repair. So, okay na siya. Stress test. Ayan guys, makikita nyo sa ating screen. It's run for 20 minutes. So, ano repair natin ay 4GB. 4GB. Micro na may RAM, 128 bit. So, ayan. So, okay na guys. It's working fine. So, ready to send sa ating customer. So, hanggang dito na lang guys. Okay na, son? Close mo na. Eh, palamigin mo na. So, 75 degree lang yung kanyang temperature. So, it's okay. It's fine. So, yun lang yung naging problem niya, guys. Base dun sa pinakita natin sa unahan nating video. So, ayun. It's working na siya, guys. So, maayos. Ready to ship sa ating mayari. Okay? So, muli. Tatapusin na natin yung ating video repairing. Muli, nagpapasalamat ang Workshop Fix Repair sa inyong panonood at pagsubaybay. Okay? So, see you in the next one video. Yan, so, muli. Bye-bye! From Workshop Fix GPU Repair.